So kung makikita nyo dito, ito may makikita tayo. May FIBOT na tayo nakita. Ayun, ayun. So what's up guys? So it's Saturday, March 26, 2023. So it's my research night, backtest night. So habang board yung price action ni Bitcoin, so may mga times na ganito, kaya ang ginagawa ko pag ganyan, nagbabacktest ako, tinitignan ko yung mga pivot, kung saan nagpivot yung price. Okay, so this is my way of refining my strategies. Okay, so okay, pakita ko sa inyo yung mga tinitignan ko. So right now, what research I am doing is on order blocks, refining order blocks, identifying the right order blocks, and yeah. So is it safe to just enter sa ilalim ng, kunyari, bearish order block inahanap natin dahil bearish tayo, is it safe to just go to the closing price of the candle, or half price of the mean threshold ng candle? Okay, so yun tinuturo ni ICT kasi safe is to pag magpas sa mean threshold, kung bullish man yan o bearish order block yan, invalidated na agad yan. Okay so, and just to give you an expectation, okay, an order block for me based on what I observe is effective, lalo na kung higher time frame mo siya titignan. Okay, kasi itong order block sa to, pag pumaba ka ng mga pababa na time frame, lalo na especially 15 minutes going down, kung price na siya ng little blocks, okay, or usually pag nasa 1 minute ka na nga eh, gap na siya or FBG. Okay, so for me, higher time frame is more effective as an order block, and application of the mean threshold combination, and of course naniniwala pa rin ako sa chalk. Bago mag chalk, look for the order block. Okay, yeah, so kung may nakalimutan ako, di-discuss ko mamaya. Okay, simulan natin sa Ethereum. Ito. Hindi ito yung futures, pero ito yung sa spot. Para mas malinis tignan. Okay, simula tayo sa monthly. Okay, so nakikita natin guys, dahil, kumbaga, nasa monthly, kung paakit yung price, and you think your bias is bearish ka dahil paakit, naghanap ka ng short opportunity, we will look for order block, breaker block. Okay? So currently ito yung sa monthly, ah. So re-refine natin to pababa. Ito yung nearest sector order block. So ang tinuturo kasi ng ICT, hangga't maaari dito sa ilalim sa closing price nung bullish candle. So ito yung pagkakaintindi ko, the last up candle. So mahirap siya i-define. Kaya usually, sinasama ko itong, kung dalawa siya, bago bumagsak. So, yung dalawa na yung isasama ko sa highlight ko. Okay? Pero, by refining it, going to lower time frame, makikita natin mamaya kung makako tayo ng isang block lang. Kasi mas malinis yun eh. Di ba guys? Yan. Okay. So, kung nakikita nyo, nasa, ano tayo, demand area tayo ni Ethereum, no? Okay? Ngayon, lilitan natin yan. Saka kung mapapansin nyo guys, kunyari, ito, for this one, yung dalawang green candle sa taas. Pupunta kayo sa left side, kung mapapansin nyo, merong previous bullish order block. Pansin nyo? Okay? So, parang, para sa akin, to identify a high probable order block, is it either bullish or bearish, look for
aligned order blocks. And you can, and when once you find that na status yung confluence mo na ito yung order block na to, pwedeng mag-short sa area na to within that area. Okay? So I learned this a hard way, na liquidate ako ng ilang beses dahil diyan, kaya kailangan mag-research ulit. So usually ganun naman, 'di ba? Pag nagkakamali tayo, doon lang tayo nag-aaral mas gusto. Okay, punta tayo weekly. Weekly candle. Okay, for our weekly candle. Okay, so kung mapapansin nyo, dito nag-start yung, we can say, actually dito yung nag-start yung choke eh. Ayun o, choke. Pero, nag-retest. So ito, ito yung wala pa talagang retest. Itong area na to kay Ethereum. Okay, I will mark that. Para ma-remind ko yung sarili ko na, saan ba tayo mag-short? Diba? Ayan. Okay. So, mataas nga yung in-expect natin kay Ethereum, guys. Okay. So, kung mag-plot tayo ng weekly. So, weekly, mag-plot tayo ng Fibonacci from this swing high. Kasi ito yung last, bago, ito yung last candle. Old high, bago bumagsak. Okay. So, check natin. So, kung napansin nyo, right, nasa taas, yung 0.5, right, platan natin ha, 0.5, yan. So, above this, or within this, pag may nakita tayong bearish order block, pwede tayo mag-short. Okay? Right? Yeah. So, gawin ko green yan. Okay. And now, so, dito, sa area na to, titikita ko ulit tayo ng bearish order block. Okay? Para maklose ko to. So, ayan. Kung mapansin natin, ito yung, itong 3 candle na pataas na green, ay, ano? Yun, may review. Bearish. Bearish, correct, order block. Okay, so close ko muna to guys ha. Yeah, meron na timing threshold, may chalk, order block sa weekly. Okay. And of course, I cannot disqualify this one, no? Pwede natin itong sabihin na ito talaga yung change of character, right? So, pwede ko rin i-mark to. So, ito, may nakita akong bearish. Actually, yung kukunin ko dito guys, yung red candle. Okay. Kasi yung, pwede yung maging breaker, bearish breaker block. Alright. Para maklosan natin yung malaki na. Close ko to. Nice. Okay. So, closean natin. So, bababa na tayo. Okay. So, kung titignan natin itong Ethereum, nasa daily na tayo. Nasa resistant tayo. Resistance. So, tingin nyo, 0.5 ba muna? Or do I check it? So, kung makikita nyo dito, ito may makikita tayo. May Fibot na tayo nakita. Ayan. So, kung nakita nyo, nag-touch siya. Diba? Partida weekly yun. Ganyong katiba yung order block na yun. So, nag-touch siya. Boom, baksak. Okay? So, we can still refine this. Nasa daily na tayo. So, puntaan ulit natin yung bearish breaker block na yun. And let's see if may makikita pa tayo. Yan pa ba tayo ma-refine? Baga. Okay. Ito may nakita ka. Okay. So, ang gagawin natin guys, ito na yung itong 3 candles na maliit na to, yung magiging next resistant natin, resistance. So, I'm expecting na pag nagkaroon ng swing failure, right, pwede natin tingnan yan. So, daily na, akita ko, kaya kita ko. Now, dito, kukunin ko dito, guys, yung pinakamataas. Opo.
pinakamataas ang candle, guys, bago bumagsak. Ang mahirap dito, guys, eh, kita mo naman, napakataas. Sa daily, ito yung ano, candle. Okay? Okay. Malinis, malinis. Next. Meron pa ba? Meron pa ba? O, dito naman sa event. Kuha tayo ng bearish. Bearish breaker. Bearish breaker. Okay? Basta above na itong choke, hanap tayo ng resistance. Ito. Bearish breaker block. Ayan. Tagal na yan. Okay, this is not a trade signal, by the way. Just plotting, guys. Yung ano nakikita ko. Okay, balik tayo dito. Lago tayo mga dyan. Teka, nakakuha na ba ako dito? Hindi pa. Diba? Ah, ito nakuha ko na. Alright. So, kung makapansin natin, nasa resistance pa rin yung price. So, I think pwede pa rin mag-short. Ang ganda dito tayo na tumatagos dito. Kung tumagos man tayo, ito yung nearest. This price, 2,500. And, meron pa dito. Ayan. Okay, sa inyo mga favorite price natin. Pero gusto ko muna daling kayo dito. Duling tuloga. Saan punta? Eto. Eto yung FIBOT. Grabe. Kasi nakuha niyo yung liquidity dito. Pero tingnan nyo saan bumagsak, no? Ayan, no? Ano yung nakikita nyo? Alright. That's good. May mga blocks na kanaka-align. So, lapitan natin. Ano to? MMK. Kaya natin. Nasa lakihan. So, ito yung dalawa na yun, guys, oh. 1 and 2. Ayun yung pinaka solid. Yan yung solid talaga kasi single candle yan eh. Ayun oh, tingnan niyo ah. Napakalinis pare ko. Linis. Okay. Okay. So yan ah, pivot yan. So kita niyo, the higher the time frame, mas solid siya. Okay? So kung confused kayo minsan, na nalilito na kayo sa nasa lower time frame kayo, nag-ano, zoom out kayo, baka mamaya, malapit na kayo. Punta tayo ng 4 hour. Ba't ko tinatry sa Ethereum? Kasi, I like trading Ethereum. Okay? And, Ethereum is so juicy to me kasi mas magalaw siya kesa sa Bitcoin dahil nga, mas mababa pa yung market cap niya. Okay, ay, balik tayo sa taas. You know, puntaan natin ito sa 4 hour. Itong highlighted natin. Okay. Okay, hanap pa tayo dito. Ang candle. Okay, so may nakita na akong order block. So, kung ito mapapansin nyo. Pag hinighlight ko ito, dahil obvious naman na order block to. Wait lang. Ito, tinamaan na ito, guys. Ipakita ko sa inyo. Yan. Yan. Piling ko, pabuksak na ito yung Ethereum. Yan yung tinamaan ito, eh. 4 hour. Bang! Tinamaan. Tin mo, ang linis, guys. Napakalinis. Right? Napakalinis. Higher return. So, ganyan tumingin ng order block. Tapangan mo lang. Kumbaga, wider stop loss. Okay, kasi ang taba niya, no? Di ba? Pag mag 100 leverage ka dyan, di ba? Tano ko lumagpas. Di ba? Dinat mo lang kasiguro doon. So, nakuha na to. Okay, so alisin ko na yan, ha? Kasi nakuha na. Nakita nyo naman na tama yung ginawa natin. So, ngayon, kukuha tayo ng mataas na candle dito. Bago bumagsak. Ito, kuha tayo ng para pala tayo ng camera. Bearish. Hindi, bullish breaker block. Ayun o. Tingnan nyo yun ha. Punta natin. Nasa loob tayo nun. So, pwede, any moment. That means, for me, any moment, pwede mag-bounce yan to get this. Just a theory. Okay? Okay, akit muna tayo. I think 4 hours enough. Yung 1 hour masyado na. Wala. So, ito na talaga yun, guys.
ito na yung mga ano natin zones. Okay, so of course this is swing short, so kung gusto nyo maging precise, we can go lower, but again what I'm aiming for this video is to validate order blocks, breaker blocks, bearish order. So tingnan natin yung nangyari. 4 hours agad na tayo, guys. Agad na yan. So meron tayong inducement dito. Above this we have an order block. Okay, so I'll mark that maybe. Wait, yeah, I'll mark that. Order block is an order block until ribbon wise. Correct. Moving boys. Order block yun, no? Bago maksak. Dalawa order block natin, guys. Pero ako, ang kukunin ko, ito. Bakit? May inducement to. 4 hours yan ah. So medyo micro net kung swing short. Pero syempre, pwede rin natin kunin to. Pwede natin gawin, kung gusto nyo i-trade yan, wide stop. Ito yung stop loss dito. Alright. So, yan. So, kung nakita nyo, ilang beses natin tinestify, just to make a recap, is, so, ano ba yung tamang bearish order block? Of course, vice versa, you will apply this to a bullish order block. When we look for order block, the criteria is kung saan nagsimula yung downfall. Okay? So, monthly, weekly, daily, 4 hour, effective, nakita nyo naman. And, kung makakita tayo ng isa lang na candle for an order block, mas maganda. Other thing to remember is you need to also to factor in yung liquidity, the inducement kay sa area. Okay? For me, mas maraming inducement sa ilalim ng order block, sobrang high probable nun. Okay? Sobrang high probable nun. Like this one. Bigyan ko yung example. Ito yung order block natin kanina. Hindi ko na napansin. Pero i-replay nyo na lang. Pero ano yung nasa task niya? Ito yun, guys. Oh. This is the September high last 2022, which is a significant psychological key level. Bakit ko nasabi? Meron ditong FOMC, I think. created by FOMC. Okay. Although meron ba tayo dito na psychological high above this is the merge ni Ethereum. Okay. What else? Ito, isa pang psychological key level for your another confluence for your order block. Ito, bullish naman. Under netong candle na to is created by core PPI this year. Diba? Kabisado ko. So, sana may natutunan kayo sa research at sa backtesting natin for tonight. So, if you want to join our Discord, nagpo-post tayo ng trade setups ko. Pwede kayo mag-post ng trade setups doon. Sobrang linis pa. Malinis pa yung gano'n. Okay, once again, this I'm MV. If you have questions, just comment down below. Mahanap nyo ko sa TikTok, Instagram, Facebook. Saan pa ba? Rumble. Instagram, TikTok. Ano pa ba? Nasabi ko na, Twitter. Yan. Siyempre, YouTube. Nandito ko yun eh. O, diba? So, maraming salamat sa researching with me, doing backtesting. So, once again, this time, maybe hanggang sa muli. Paalam.